Medical examination. Bawat OFW na mag-a-abroad ay dadaan sa medical examination. Ito ay ang masusing pag-examine sa iba't ibang parte ng pisikal na katawan. Sama dito ang iba't ibang test na dumedepende sa edad, kasarian at estado ng kalusugan ng isang tao. Kadalasan, ang medical examination ng mga OFW ay nagkakahalaga ng 2,000 hanggang 4,000. Ang mga kadalasang isinasagawa sa medical examination ay ang mga sumusunod: complete blood count o ang CBC, fecalysis, chest x-ray, physical examination with visual acuity, other laboratory tests, and mobile diagnostic procedures such as ECG at iba pa. So guys, ilang beses nga ba tayo mag-medical kapag nag-a-apply tayo dito sa Hong Kong? So unang-una guys, is meron tayong tinatawag na first medical, final medical, at Hong Kong medical. Dito yung tinatawag na medical natin pagdating dito sa Hong Kong. Ito yung pinakalas na pag-arrive natin is magme-medical tayo. So sa aking agency guys, kasi AMADS Employment Service Center, is nire-require nila ang 2 beses na mag-medical. Hindi ko lang alam sa ibang agency, kasi dito is 2 beses. Ito yung final medical, first medical pag-apply ninyo at pagkapunta ninyo sa agency, in-interview kayo, is magme-medical po kayo agad-agad. Bakit guys? Para malaman po nila kung fit to work po kayo. Kaya po sinasagawa nila yung first medical para hindi rin masayang yung paglakad ninyo ng papers, yung pera ninyo, nag-a-apply kayo, hindi pa kayo nag-medical, is hindi pala kayo fit to work. So yun yung purpose ng first medical. And then bakit inulit para sa second medical? Nag-medical naman ako. Ang tanong, nag-medical naman ako, bakit inuulit pa? Ganyan. So guys, meron po kasi tayong expiration para sa ating medical examination. Inaabot lang ito ng 3 months. Meron na tong expiration. So ibig sabihin, yung test sa'yo na nangyari is hindi na siya valid. Kaya hindi po yun ina-accept. Like for example, hindi pa dumating yung amo mo, wala ka pang amo within 2 months. Aabutin ka pa ng training. Hindi ka pa nag-PDOS, hindi ka pa nag-training. Yes, wala pa yung mga OWA mo dyan, mag-expire na within 3 months. Kailangan mong ulitin ulit yon, kasi malalaman kung fit ka pa. Like for example, nagtagal ng 3 months is hindi ka pa nakaalis ng Pilipinas, and then may nag-exist na sakit mo, is paalis ka na or nabuntis ka, nakargahan ka, hindi mo alam nabuntis ka. Kailangan bago ka mag-flight is a week before and days before ka mag-fly is binibigyan po tayo ng ating final medical examination bago tayo mag-fly. Kasi para na rin masiguro and safe tayo na mag-flight na wala tayong sakit, hindi buntis, walang nararamdaman. And then pagdating dito sa Hong Kong is yun yung isa pang medical na ipe-perform ninyo pagdating dito sa Hong Kong, which is binayaran ito ng amo. Yung 2 medical natin sa Pilipinas is tayo yung magbabayad. And dito na is sila na, wala na pong bayad iyon. And magkano nga ba ang presyo ng medical? Depende po iyan sa agency. For sa aking agency is 4,000 per medical. So first medical nila is 4,000, and then yung final medical nila sa Pilipinas is 4,000. So bakit ang mahal? Hindi po kasi pare-parehas guys ang mga agency na ina-applyan, or yes, pinupuntahan natin na ina-applyan. Depende yan. Kasi may mga agency na complete yung kanilang inclusions para sa medical. Sa iba kasi hindi ko lang alam kung yung mga inclusions ng kanilang medical examination. So depende po iyan. Kaya nagtatanong yung iba, mura doon, mura dito, is iba-iba po tayo. And ang importante lang naman guys is talagang fit to work tayo, and syempre pipiliin niyo yung agency na mas makakamura kayo. And kung gusto niyo naman mag-apply in agency na sure kayo, legit, is sa akin lang guys, is mas maganda sa akin na kahit nagagastos ako, basta makakaalis ako, and then legit talaga yung agency na a-applyan ko. Kasi may kaibigan po ako dito na pinag-apply niya yung kapatid niya. 4 months na wala pa rin siyang amo, pinag-medical, pinag-video. And yes, wala pa rin amo, and then nag-consult siya sa akin na kung may kilala akong agency na legit. Kaya ni-refer ko sa aking agency. Within 3 weeks, nag-interview siya last October 12. Ngayon may amo na siya, 3 weeks lang. So wala pang October, yes, magte 3 weeks noon nagkaamo siya, and then sinabi niya sa akin meron na siyang amo. So yun na, proceed na siya sa training and another medical bago siyang aalis dito sa Pilipinas. So yun lang guys, and if you want naman na mag-apply sa aking agency, sa mga interested, is mag-comment lamang kayo dyan, and iiwan ko dyan yung aking CP number if you want na
mag-apply sa akin agency. Amis Employment Service Center ang kanilang agency dito sa Hong Kong, and located naman ang sister agency nila sa Pasay City, sa may Pedro Hill, yan, malapit doon. So mag-ingat din tayo sa mga illegal recruiters at illegal na nangongolekta ng mga pera dyan. So yan, di po ako nangongolektahan ng mga pera. And then, hindi ako peke. And then, I don't collect any money para sa mga nag-a-apply at gustong mag-ano sa akin. At saka hindi rin naman ako agency. So nagbablog lang ako, and then nababasa nila yung aking mga vlog dyan. So, pini-PM nila ako, and yun, interested naman sila. And 10 years na po ako sa agency ko, and 10 years na rin ako dito sa Hong Kong, luckily. And nagkaroon ako ng magagandang amo na binigay ng aking agency. So, I trust my agency kasi may isa pong words yung aking agency dun, si Ma'am Florence. So, yun lang guys, ang aking gustong i-share. Ilang beses tayo mag-medical kapag pupunta tayo dito sa Hong Kong or mag-a-apply dito tayo sa Hong Kong? 3 times or 2 times man siguro sa ibang, 1 time man siguro sa ibang agency, but in my agency is 2 times sa Pilipinas plus 1 medical dito sa Hong Kong, total 3 times. Ayan, so yun lang, and sana maging malusog tayong lahat pagpunta natin dito, and pag-pray natin sa mga papunta dito, sa mga nag-a-apply. Shout out pala Miss Lydia Emil GPGP na kasalukuyan kong ina-assist for her application papunta dito. Sana makapunta ka dito and magkaroon ka ng mabait na amo. Thank you for your trust, and yun lang aking gustong i-share. If you like this video, taibigan niyo, nakatagdag ng idea para sa inyo, thumbs up, give me a thumbs up, comment on my comment section below, and share this video and subscribe to my channel. Maraming salamat po ulit sa mga nanonood at nagtatangkilik sa aking video, and see you soon on my next video. Thank you!